Composition ito para just balik na naman doon. Para rin po so, number 8. Yeah. Very much concerned for some abstract quality, get na realistic. Yung abstract quality means pag siya ang magbibigay ng totality, no, ng power ng painting or siya sa pattern, dominance, no, dominance in color, dominance in utong, dominance in textures, or dominance in movement, no? Then contrast, contrast in light, contrast in warm, and cool colors. Ibang ganun, maraming principles kung gusto siya ng pag-aralan. Pero yung rhythm, pag-importante, kasi painting and music, hindi mo kikala ko kaya. Iisa yun, ang painting, ang music, meron rhythm. Parang mo siya. Then movement, right? Movement siya, parang mo siya. Ang painting, ganun din. Kaya dyan ako very particular. Basta figure lang, lalo lang yung figure. Mayroong repositions, repositions, repositions na. Ganun ito, repositions na. Diba? Ha? Tapos kinounter dito. Kinounter dito. Sir, gano'n katagal yung nagginawa yun? Well, kasama yung pinapahinga ko siya dahil sa part ng visualization eh. Uh-huh. Yung kapag hindi mo ginagawa, pinag-isipan mo na. No? Uh-huh. Paano ba ang dominating force dito? Saan ba ako magbibigay ng point of interest? Yeah. Paano ba ang movement ng figures? Diba? Alin ba ang dapat kong eliminate, alin ang dapat kong sitigan. So hindi ko muna magagawa yan, no? Pero nandiyan siya, yun, naka-skiss to. Yun. Oh, okay. So pag kulay, ano kayong ano, dominating colors, dominating color. Paano ang mood? Kapag na-absorb ko na dyan, doon ako mag-agawa yan. So nasa ano, sa sketch pa lang, naiwan siya. 1 year na nakikita. Ah, sketch ka lang, 1 year na. Yan lang, nakalaga doon. Oo. One year na yan, bago na pala yan. Kasi hindi ko ma... Hindi pwedeng paano ka lang, no? Tapos mali pala. Oo. So dapat. So sketch pa lang yun. So yung total. Yung number one, yung visualization muna. Number one. Oh. Paano mo, saan mo ilalagay yung... Yung sigaya, saan mo ilalagay? Dito, doon, ganyan, di ba? Paano ba ang movement ng rhythm? Kaya pagka ginawa ko, bago yung figura, maglalagay ako ng drawing, abstract drawing ng rhythm. Tapos saka ko ipatong yung tao. Ah,
ang gagawin ko, itong retinue ito, magpapapos ako ng tao na nababagay doon sa retinue na paglalagyan niya. Doon, nandun ang abstraction doon. Kahit na realistic siya na makikita mo, pero behind that, is abstraction. Lalo ngayon sa 21st century. Ngayon, hindi mo na madidistinct. Dati kasi pag sinabing academic art, yun sila muna. Pag sinabi mong abstraction, yun ngayon. Pero ngayon, hindi. Kahit na si Aron, katulad doon, no? Meron kaming art forum sa finale. Kasama ko mga social realist na mga bata, no? Nung pinasa sa aking mic, bigla may tumasang kamay. Nakita ko tumayo. At ang professor sa Ateneo, professor sa philosophy. Siya ang head sa philosophy department. Pati ko, tayo nakatatakot. So, sabi niya, nandun yung painting ko, nandito siya nakaupo, doon ako. Ito, painting ko, nakalagay dyan, portrait. Kasi koleksyon yung pangulino kaya yan. Ako. Sabi niya, malo, question. Agree ka ba kung sabi ko siya itong painting mo? This is an abstract. Yes, I know, sir. Kasi yung mga pattern, nandun dito yung ano eh. Yung nga, yung tinutuwa ko yung portrait, nandun dito. Self-portrait, ha? Okay. Pero na mayroong laro ng abstraction, ng pattern. Na hindi ginagawa na ni Morsolo, hindi ginawa ni Wanuna. Diba? Mm-hmm. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko pa, even Renaissance art would be considered an abstract painting. In what sense? Pag tinignan, pag ang artist, kapag umiira yung creativity niya, no? yung emotional message niya para sa painting niya, doon nakaakibat yung abstraction. Kasi hindi mo naman yung bundok o tao inalagay mo dyan eh, but yung interpretation mo. Yeah. Diba? So doon kagad may abstraction. So ako, Renaissance art could be considered as an abstract art. In what sense? 5% only, 5% out of 100. Tapos dumating si Michelangelo, that's 10% abstracted from nature. Bakit? Ano yung Michelangelo? Ultimong bata, paskulado eh. Mabubaya, paskulado. Hindi naman yan ang tao, di ba? Kailan gusto niyang i-emphasis ang anatomy. Di ba? Tapos, dumating na yung baroque art hanggang sa dumating yung impressionist. Now, impressionist is 50% abstracted from nature. Alright. 50%, bakit? Pag napita mong painting na ni Monet, tagtad ng pure colors eh. Nititinan mo nature, wala naman yan doon, di mo makita sa nakita mo eh. Diba? Pero siya, nakita niya, interpret niya ang garden, for example, blue, red, kung ano, mga green, diba? Pero pag lumayo ka, limpik atmosphere ng garden. Napita mo, magulo. So that is 50% abstracted from nature. Mati si Sang, bundok, ginawa ng geometric pattern. Oh. Diba? That is 85% abstracted from nature. Picasso, that is 95% abstracted from nature. Dumating si Jackson Pollock, that is 100% abstracted from nature. Oh. Wala ka na makita, non-figurative na eh.